Okay, so isang magandang araw mga pare ko. So meron tayong bagong project po dito na TMX155 contact point. So ang naging problema po nito mga pare ko ay hindi po mapaandar ang motor dahil wala po siyang kuryente. So chinek po siya. Ayan, tinanggal natin ang kanyang magneto or sinilip natin yung kanyang magneto kanina mga pare ko. So tinanggalan po yung kanyang contact point. So ito po yung kanyang contact point. Ang nangyari po dito kanina ay na-welding na po yung kanyang contact point. So dumikit na po yan. So hindi na po nag-o-open and close yung contact point natin dahil nakadikit na po yan. Okay, so ayan, kapag naka-encounter kayo ng ganitong situation mga pare ko, na palaging nasusunog, palaging na worn out yung kanyang contact point mga pare ko, no? So ang kadalasang nagiging sira nito ay sira yung kanyang condenser. So ito yung condenser po natin. Okay, so explain lang natin mga pre kung ano po yung trabaho ng ating contact point. So ayan, so during operation mga pare ko, nag-o-open and close po ang ating contact point. So kailan po siya nagbibigay po ng current or ng spark doon po sa ating ignition coil mga pare ko, no? So kapag ka nag-o-open po siya. So kapag nag-o-open po siya na ganyan mga pare ko, ang kuryente po diretso po siya sa ating ignition coil. So yun po yung nako-convert po ng from low voltage to high voltage. So yun po yung nagiging spark po ng ating spark plug. Ayan, kapag nag-close po naman po siya mga pare ko, no? Ayan, sino-short niya po yung ating primary circuit para hindi po mag-throw ng current papunta po sa ating ignition coil. So during pag open po niya mga pare ko, open and close po niyan mga pare ko, nagkakaroon po yan ng spark. So kapag nag-open po siya, nagkaroon po siya ng spark, and then nag-close po siya, nagkaroon po siya ng spark mga pare ko, and masyadong malakas po yung spark, madali pong masusunog po yung ating contact point. Ayan po. To prevent that mga pare ko, para ma-prevent po yung ating malakas na spark po dito sa ating contact point, no? Lalagyan po natin yan or naglagay po sila ng condenser. So yung condenser na yan mga pare ko. So ang trabaho po ng condenser natin, pinipino po niya yung spark po dito sa ating contact point para hindi madaling masira po yung ating contact point. So yan po yung trabaho po ng ating condenser. So at the same time mga pare ko, rinirace up din po niya yung current na papunta po sa ating ignition coil para maganda po yung spark, para malakas po yung spark. So yan po yung trabaho po ng ating condenser. Okay, so ayan mga pare ko, yung mandar na yung ating motor. So pinalitan po yung kanyang contact point. So ito yung kanyang contact point, and then ito yung condenser. Ito yung mga pare ko. Ayan, so tingnan natin mga pare ko yung kanyang contact point. Ayan, namatay. Okay, so ayan, tingnan natin yung kanyang contact point mga pare ko. Okay, so yun yung kanyang contact point. So subukan natin tanggalin yung kanyang condenser. So ito yung kanyang condenser na palitan natin. Tanggalin natin yan. Ayan, pag tinanggal ko yung kanyang condenser, ayun, lumalakas yung spark niya mga pare ko. Ayan, namamatay din po siya. So kapag tinatanggal natin, lumalakas yung kanyang spark, at the same time namamatay yung ating motor. So ayan, so try natin, na-under pa rin yan mga pare ko kahit walang condenser. Pero yun nga, medyo magpapalya po yung ating motor. Okay, so ayan, subukan natin tanggalin yung kanyang condenser ulit. So ayan po yung kanyang contact point, yung nag-spark po doon. Tatanggalin natin siya. Tanggalin natin. Yun, namamatay. Namamatay talaga mga pre. Okay, so ayan, naiayos na yung kanyang wirings mga pre. Ayan, so ayan yung kanyang condenser. So subukan natin paandarin, no? So tingnan natin kung one click. Okay, so ayan. So isang click lang mga pre, mandar na kaagad. Ayan, so ganyan kadali pandarin ang contact point kapag maganda yung settings natin mga pare ko. So silipin natin yung kanyang contact point. So yun, on
konting-konting spark lang siya mga pare ko eh. Pero kapag ka tinanggal natin yung kanyang condenser, lalakas po yung kanyang spark. At the same time, mamamatay din po yung ating makina. And patayin natin. Okay, so ganun lang po yung gagawin natin mga pare ko eh, kapag laging nasusunog ang ating contact points. Ito yung kanyang contact point. Pudpud at sunog yung kanyang breaker point. Ayan. Ang nagiging cause po ng pagkasunog po nito, itong condenser po. Kasi kapag sira ang condenser natin, lumalakas po yung spark na nag-create during nag-o-open and close po yung ating breaker points. So, ganun lang mga pre. So, kung nagustuhan nyo yung aking video, please like, share, and subscribe. Peace.